Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon at 3 ng Mayo ay kapistahan ng dalawang apostol, si San Felipe at si Santiago. Ialay po natin sa misa natin ngayon mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakroskusting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol ay pinapahayag ang pagpalaganap ng mabuting balita at ang pagdami ng mga nanalig sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Ngunit hindi siya tinatanggap, pero sila na tumatanggap na siya at ang Ama ay iisa lang ay magkaroon ng kaligtasan. Sa ating buhay rin, tinatawag tayo na kilalanin natin ang ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali na ito ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka na kamin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, paginapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. At ngayon ay ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo ay sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro sa kasa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon,
Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako ay tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Ama, sa'kin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Panginoon, pakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Pilipi. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakikita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kay sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawain ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin
ay mapagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, Nazareno na nabuhay muli. Gaano ba natin kakilala ang Panginoon na ating minamahal at pinaniwalaan? Kuminsan yung pagkilala ng isang persona ay maaaring itanong sa ating sarili, gaano ko kakilala ang aking sarili? Gaano ko kakilala ang mga kasamahan ko sa buhay? Gaano ko kakilala ang mga kasambahay? Gaano kakilala ang mga kapitbahay? Gaano kakilala ang mga kasama sa trabaho at iba pa? Marami tayong mga dapat suriin at titinang malalim upang ating makikita at upang ating masakyan, upang ating makikilala ng tunay. Sino ba ang ating pong Hesus Nazareno na ating pinanaligan? Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 15, verse 1 hanggang 8, ang ating Panginoon, upang siya ay kilanlin, upang siya ay tanggapin, upang siya ay ituring na siya yung Panginoon na nagsabi na siya ay mamatay at pagkatapos ng tatlong araw ay mabuhay muli dahil nagpakita siya sa kanyang mga apostol. Ang kanyang pagpakita, pagpapahayag sa mga apostol ay isang malalim na karanasan. Na ito rin ang karanasan sa bawat isa sa atin kung tayo ay magpapalalim at ating paigtingin pa ang ating buhay panampalataya at ating pangkilanlin ang Panginoon na ating inibig at minamahal at sinasamba. Kinakailangan nating tingnan, sino ba talaga ang Panginoon? Sa ating Ebanghelyong ni San Juan, Kapitulo 14, verse 6 hanggang 14, ang pinakamahalaga na bersikulo dito ay bersikulo 14, kapitulo, ang bersikulo 6, kapitulo 14 ng Ebanghelyo ni San Juan. At ito po ang nasasaad sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang orinal po na pagkasulat sa ating Ebanghelyo ay hindi po sa Latin, ni hindi po sa Ingles at iba pa mga salita, bagkos nasulat sa Koinokonagrigo at sa Koinokonagrigo ang versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan ay ganito. Ego ay mi hodos kay aletia kay zoen. Ano pong ibig sabihin dito? Yung ako, ego ay mi, ay makaalala po sa atin ng ating Panginoong Diyos noong nagpahayag sa kay Moises. Sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, verse 14, sinasabi niya, Yahweh. At yung Yahweh, ang kahulugan po doon ay Ego ay me. Ang Ego ay me ay ang pagsalin sa Yahweh. Na ibig sabihin, sinabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang Diyos na ako ay ako. At sinabi niya dito, Ego ay me. Kasunod na salita, Hodos. Ang hodos ay isang daan, pero hindi lang po daan,
Kasi kapag sinasabi natin daan, ito'y material lang, pero ang hodos ay higit pa sa daan sapagkat ito yung direksyon. Ito yung isang mag-ugnay sa atin, sa iba at higit na sa Diyos at sa langit. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang hodos, siya ang daan. Ang kasunod na salita ay aletheia, katotohanan. Dito sa mundong ibabaw, wala tayong masabi na totoo at katotohanan sapagkat lahat ay lumilipas, lahat ay nagbabago, lahat ay hindi permanente at dahil dito hindi natin masabi na ano talaga ang totoo. Kaya wala pong aletheia. Aletheia ay ang Diyos. Ang Diyos ay ang aletheia, ang Diyos ay ang katotohanan at walang iba ng katotohanan sa buhay natin liban sa ating pong Hesus Nazareno. Pangatlo, zoon. Buhay. Ang ating Panginoon ay buhay. Buhay na hindi lang ordinaryo na buhay sapagkat sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang maglanang buhay, ito'y ganap, ikasya siya. Na ibig sabihin dito, ang buong-buo at pinayabong na buhay na kasya siya at makabuluhan dahil maysaysay, dahil napahayag dito ang katuparan ng lahat ng bahagi at dimensyon ng buhay ng pagkatao upang ang tao ay tunay na imahin at larawan ng Diyos, upang ang tao ay tunay na tao sapagkat siya'y napaunlad at tumubo at yumayabong na tunay na tao. Dito natin tingnan na ang pagkilala sa ating Panginoon bilang daan, bilang katotohanan, at bilang buhay ay siyang dapat tingnan sa ating buhay. Wala ba tayong ibang daan na kinamalingan sa buhay? Nasintro ba tayo sa ating Panginoong Diyos? At ang ating daan ba ay nababatay ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos? Dahil ang tinig ng mga tagaturo tungkol sa Panginoon ay lumalaganap na ayon pa sa Salmo 18, versikulo 5. At dahil dito, dapat ang ating daan ay mabigyan ng inspirasyon, dapat ang ating daan ay mabigyan ng gabay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Katotohanan, ang batayan kung ano ang totoo at huwad, ay dapat ang salita at pagtuturo ng ating Panginoon. Kapag ka ang tinuturo ng iba ay ganito at hindi naman totoo dahil lumalaganap na po ang fake news, mga pike, mga huwad na balita dahil sa iba't ibang mga kadahilanan sa ating social media at ito'y napalaganap na either sa Facebook, TikTok o iba pang mga app sa cellphone, pero dapat ang ating ipahayag ay ang katotohanan. Ang katotohanan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus ay namatay at dahil sa kanyang pagkamatay sa cross, tayo ay naligtas. At dahil dito, ito ang ating ipapahayag. Ito ang ating ibahagi sa iba upang sila rin ay magkaroon ng pagkakilala na yon ang ating Panginoon. Ang ating poong Hesus Nazareno ay siya ang totoo. At siya ang katotohanan. Walang iba. Siya rin ang buhay natin. Buhay natin ay magkaroon ng saysay at kabuluhan kung siya'y kinikilala natin na siya yung pinakabatayan, pinakatunguhin, at pinaka-inspirasyon, at pinakasaysay at kabuluhan ng buhay. Ang buhay natin kapag wala pong Diyos, wala pong saysay, ang lahat ay magkaroon ng saysay, magkaroon ng kabuluhan at kahulugan. Kung ito ay para sa ikapagpupuri, sa ikapagpapahayag ng ating panampalatayang tunay sa Diyos na siya ang daan,
ang katotohanan at ang buhay, at kailanman hindi tayo mapapalayo sa Kanya, sapagkat minamahal tayo, iniibig tayo ng Diyos, hindi tayo pabayaan Niya, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangailangan ng simbahan sa pamagitan nina San Felipe at Santiago. Atin pong itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, inihayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Ilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Apostol Santiago. At ipagkalug mong ang paumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minarapat at kinalugdan mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga Panginoon, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa panatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming samayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga helsi si awit ng papuri sa iyo nang lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. 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 Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, ging banal ang makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay may pag-asang silimuling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na walang Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ni San Felipe at ni Santiago at ng mga apostol. Ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Bayan ng Jesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa iyon siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mag-guide kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay mapag
kapapagalakagi ginhawain bigat ng iyong pasanin ay aking pag-agaanin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay panugiin mong dalisay sa buo naming pagkatao, kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sala ng Quiapo, kayo mga naugnay sa pagitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Felipe, yung laging nagtanong sa Panginoon. Pero sinabihan siya ng ating Panginoon, kung nakakita ka sa akin, nakita mo rin ang Ama. Si Santiago ay hindi po tong dakilang Santiago na anak ni Zebedeo. Siya ang lesser James o ang mababa na Santiago na nagsasaksi din sa buhay panampalataya. Sa kanilang buhay at pagsasaksi, napakilala sa atin sino si Kristo. Magpahanggang ngayon, dapat natin ding kilanlin ang ating minamahal na Poong Hesus Nazareno sa pamagitan ng mga turo ng mga apostol. Ngayon na ang pag-uusbas na maringal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pag-uusbas. Ang Diyos nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pag-apala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Felipe at Santiago ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa sa mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo at taglayin ng inyong pag-alis ang diwa ni San Felipe at Santiago. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus na sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.